Magandang araw, mga bata! Ako si Teacher Honey, ang iyong virtual na guro ngayong araw na ito. Samahan ninyo akong matutong muli sa isa na namang bagong aralin sa Musika 5! Ihanda ang module, papel at ballpen. Makinig, makilahok sa bawat gawain. Handa ka na ba? Gawin ang rhythmic pattern na may dalawahang kumpas sa pamamagitan ng pagpalakpak. Sabayan ninyo ako, ha? Sige nga, ulitin natin ng mas mabilis. Wow, ang galing nyo naman! Bago tayo pumunta sa ating aralin, awitin muna natin ang Do Re Mi song. Let's start from a very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi. The first three notes just happen to be Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi Fa Sol La Ti. Trouble golden sun, me a name I call myself, for a long, long way to run. So I need a pulling friend, la another from the soul, tea a drink with German bread, that will bring us back to do. Oh oh oh. Naku, ang galing niyo namang kumanta. Tungkol saan ang awitin? Tama, tungkol sa sofa syllables ng mga notes. Ano kaya ang mga sofa syllables ng mga notes? Bakit magkapareho ang kulay nitong sa clef na nasa kaliwa? May kaugnayan ba ang dalawa? Yan ang ating aalamin. Ang clef ay isang simbolo sa musika na matatagpuan o makikita sa pinakakaliwang bahagi ng staff. Ito ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Ang F clef ay isang simbolo ng musika na tinatawag ding bass clef. Ang pagguhit nito sa staff ay nagsisimula sa ika-apat na linya at mayroong dalawang dot sa tabi nito. Ang gamit nito ay para maipakita na ang nota ay F. Ibig sabihin, ang pitch name na pang-apat na linya ng staff ay F o Fa. Kung kakantahin ito, dapat ang pang-apat na linya ay mapangalan ng Fa. Balikan natin kung bakit magkapareho ang note na may kulay sa clef na nasa kaliwa. Tama! Ito ay magkapareho dahil ang clef ay nagsimula sa ika-apat na linya, ang may kulay ay nasa ika-apat din na linya. Kaya ang pitch name nito ay F, ang sofa syllable ay Fa. Ang pagbasa nito pababa ay Fa, Mi, Re, Do. Pataas naman ay Fa, So, La, Ti, Do. Magkakaroon tayo ng isang pagsasanay.
Isulat sa ibaba ang pitch names at ang sofa syllables sa F clef. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Wow, tama! Bilib na ako sa inyo! Base sa ating natutunan ngayon, ano ulit ang F-clef? Ano ang gamit ng F-clef sa staff? Tumpak ang inyong sagot. Ang F-clef ay isang simbolo ng musika na tinatawag ding bass clef. Ang pagguhit nito sa staff ay nagsisimula sa ika-apat na linya at mayroong dalawang dot sa tabi nito. Ang gamit nito ay pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Ano ang gagawin upang makuha ang tamang sagot? Tama! Sunding maayos ang panuto! Kakaroon ulit tayo ng isa pang pagsasanay. Handa na ba kayo? Ibigay ang tamang sagot sa bawat katanungan. Number 1. Ito ay simbolong musika na nakalagay sa kaliwang bahagi ng staff. Tumpak! F-clef. Number 2. Saang linya magsisimulang iguhit ang F-clef? Tama ka! Sa ika-apat. Number 3, ang F-clef ay tinatawag ding tama! Bass clef. Number 4 at number 5, ano ang pitch at sofa syllable sa F-clef? Tumpak! Magaling! F at fa. Ihanda ang sagutang papel para sa isang pagsusulit. Kilalanin ang wastong kahulugan ng F-clef at ang gamit nito sa staff. Isulat ang check kung tama at X kung mali. Number 1, ang F-clef ay isang simbolo ng musika na tinatawag ding bass clef. Number 2, ang pagguhit nito sa staff ay nagsimula sa ikalimang linya. Number 3, mayroon itong isang dot sa tabi nito. Number 4, ang gamit nito ay para maipakita na ang nota ay F. At number 5, ang gamit nito ay ang pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Huwag kalimutang ibasa yung sagot sa inyong guro. At para sa karagdagang gawain, sa isang buong long bond paper, iguhit ang staff, lagyan ng F-clef. Gumupit ng bilog gamit ang colored paper na magsisilbing notes. Sa ibaba, isulat ang pitch names at sofa syllables. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Ako muli si Teacher Honey, ang iyong virtual na guro sa Musika Fan!